Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin gamitin yung Alipay? Ayan. So yung Alipay is yun yung number one na ginagamit ng mga OFW dito sa Hong Kong to send money sa Pilipinas. Ayan. So meron akong vlog about neto nung makaraan and ine-edit ko na siya. Tapos ngayon nagbubura ako ng mga video-video sa ano kasi ang daming video, 'di ba? Halos everyday naman ako nag-upload. So binura ko na sama yung vlog ko about Alipay sa video na nabura. Kaya balik na naman ako sa simula. So Alipay is dalawang klase. Isang Alipay mainland China and isang Alipay na Hong Kong. So sa Play Store hanapin niyo yung Alipay Hong Kong. Huwag yung isang Alipay lang. Alipay kasi yung isa. And then yung isa Alipay HK. So, yun yung hanapin nyo, yung Alipay HK sa Play Store and i-download nyo siya. And then, kailangan meron kayong Hong Kong ID kapag sign up kayo dyan or mag-register kayo sa Alipay. So, kailangan meron kayong Hong Kong ID. Kapag wala kayong Hong Kong ID, hindi kayo mabe-verify. And, yung Alipay is ginagamit siya and pwede kang mag-top up to 5,000 Hong Kong dollar every day, pero kada top up mo is 3,000, ayan, 3,000 and 2,000, hindi pwedeng 5,000 na buo, so dapat 3,000, and the next mo na top up is yung sobra ng ipapadala mo, katulad nung sa akin, 4,200 yung pinadala ko, so yung tinap up ko is 3,000 muna, and then nagpila uli ako sa counter para bayaran yung another 1,200. Ayan. So, pwede kang magpa-top up sa 7-Eleven and then Circle K. Ayan. So, ayan yung ano. 7-Eleven dito guys sa Hong Kong is halos kada street merong 7-Eleven. So, ang daming 7-Eleven dito. Hindi katulad sa Pinas na konti lang. Dito halos times 3 yung dami nila compare sa Pinas. Ayan. And then, wala siyang bayad pag nag-top up ka. Siguraduhin nyo lang na kapag nag-send kayo, pag nasa Alipay nyo na yung pera, pag nag-send kayo, siguraduhin nyo na hindi siya naka-maintenance, ganun. Kasi pag naka-maintenance yan, 2 to 3 days bago dumating. Kaya kailangan, tingnan nyo yung notification. Bago kayo mag-send, meron namang nakalagay sa taas na under maintenance yung GCAS, ganun. So, doon, wag muna mag-send kasi madi-delayed siya. Ang gagawin nyo is antayin yung hindi na mag-maintenance yan, tsaka nyo ipapadala. So, ako, pinadala ko siya from Alipay to GCash and wala siyang bayad. So, nakasave ako ng 20 Hong Kong dollar and malaking bagay na yun. And hindi na din ako pumunta ng Central kasi Central, doon talaga yung mga remittance. Lahat ng remittance is nandun. So, every salary, pumupunta ako doon para magpadala ng pera and hassle siya lalo pagka-holiday. And sahuran kasi talaga dito sa Hong Kong is every first katapusan or first week of the month. Kaya ang nangyayari is ang haba ng pila sa BDO or sa kahit sa ang remittance. Ang ano guys is less hassle ka kahit anywhere ka pwede mong mapadala yung pera. And pag Cebuana or anong remittance dyan, bank, online banking, 15 Hong Kong dollar yung charge nila. Kapag Cebuana, 15 din. So, be careful lang sa paglalagay ng mga information. Ayan. So, ang ginawa ko kasi, from Alipay going to my GCash and from my GCash going to my mamang. So, to my mamang na ano ATM. Ayan. So, ganun ko siya ginawa. And, nag-charge lang siya ng 25 pesos. Kasi from GCash to sa mama ko. Ayan. So, ayun lang. And then, madali siya, guys. Kaso, nung una, natatakot ako dyan kasi nga, ang daming hindi nabibigay, nababalik yung pera or hindi nagme-maintenance sila and hindi na nakakarating agad yung pera, ganon. So, ayun nga, kailangan na ano nyo yung notification. Kapag naka-maintenance, huwag muna kayo magpadala. Antayin yung hindi. Para hindi nadi-delayed. Nadi-delayed kasi siya. And yun yung kinakatakot ko nung una. Pero wala naman daw ikakatakot. Halimbawa, kapag nagpadala ka and hindi dumating 5 days or 3 days, ibabalik yan sa Alipay mo. So, ibabalik nila yung pera kapag hindi nag, ano yung transaction, nag,
nag-success. Ayan. So, ibabalik nila. Ganun din, yung kaibigan ko, nagpadala siya through Alipay and bali yung pangalan na nilagay sa Palawan. So, pinabayaan lang nila yon, basta hindi lang pinick up kasi nga mali yung pangalan. So, hindi lang pinick up sa Palawan. 1 week or 5 days, dumating na kaagad sa Alipay niya pabalik yung pera na pinadala. So, ganun lang guys. And madali siyang gamitin. Pwede mo din siyang gamitin. Bumili ka dito sa Hong Kong. Ipapakita mo lang yung QR code mo. Ayan. And then, ayan lang. I-scan lang nila. And then, babawasan na nila yung laman ng Alipay mo. And pwede ka rin sumakay ng train using Alipay. Ayan. So, hindi pa ako ganun kagaling dyan. Kasi first time ko palang nagpadala. Pero, napaka-convenient niya. Kasi nga, hindi na ako gumagastos papunta ng Central and pumila dun para magpadala ng pera. And, andun na kaagad sa GCash ko. Ayan. So, ano pa ba yung hanas natin sa Alipay? Ayan. Pag nag-register pala kayo, kapag may Hong Kong ID na kayo, unang register nyo, nag-e-error yan, sabi hindi na verified, ganun. So, ulitin nyo lang uli. Try lang kayo ng magpa-register using your Hong Kong ID. And mga pangalawang try ko, na-verify agad ako. And ngayon, may Alipay na ako. Pero sinagad ko talaga yung kuha dun. Kasi hindi ko pa gamay kung paano siya gamitin. Masanay ako na, yun nga, pag bumibili ako dito and wala na akong pera, yung ATM ko, yung ini-swipe ko. And, yun nga, Hong Kong dollar. And marami, sa GCash, minsan ginagawa ko, kapag may mga kaibigan ako na kailangan ng GCash, binibenta ko yung laman ng GCash ko into cash dito sa Hong Kong. Ano pa ba? Yun lang. And, first time ko lang gumamit ng Alipay, so okay naman siya so far. Ayun nga lang, may mga issue nga na delayed, kaya kailangan tignan nyo talaga yung notification. And wala na, yun lang yung maano ko sa Alipay. Pero nung nakarang video ko, 10 minutes yun yung chika ko dun about Alipay, pero ngayon konti lang. Pero may voice over ako dyan about Alipay, kung paano ko ginawa and then yung transaction ko, kasi my voice ay may screen record ako. Ayan. Kaya masundan nyo din and kalikutin nyo na lang yung Alipay nyo, kasi hindi rin ako masyadong gamay, pero at least naturuan ko kayo kung paano gawin, kasi meron akong subscriber na nag-request kasi nga hindi rin nila alam kung paano gamitin yung Alipay. Ayan. So any idea dyan na alam yung Alipay, you can comment down below para may idea din yung iba na gustong gumamit niyan. Ako kasi sanay ako sa nagpadala. So, yung pang-anim na sahod ko, yun palang naano ako ng Alipay. Kasi nga, yung kaibigan ko, mag-hiking kami. And sabi ko, pumunta muna akong Central para magpadala ko ng pera. And then sabi nila, huwag ka na pumunta ng Central. Anong gagawin mo dun? Sabi ko, magpapadala ng pera. Sabi niya, ano ka na lang sa akin, dito sa ano ko, sa Alipay ko, turuan kita. And hindi nila alam na meron akong Alipay. So pagdating doon, sinabi ko sa kanila na meron akong Alipay. So ano yung gagawin? Sabi niya, sinamahan ako ng isa kong kaibigan sa Circle K and then nag-top up nga kami doon. Ayan. So pagkatapos, tinuruan na nila ako, be careful guys sa password. Huwag niyong kalimutan, and then yung pin code. Yung pin code, yung parang sa ATM, 6 number. So, buti na lang kamo yung pin code ko na ginamit, is nakalimutan ko. Yun din yung pin code ko sa ATM. Kaya, nung napatulala ako kasi nanghingi ng pin code, hindi ko alam kung anong pin code yung nilagay ko. Sinambahan ko lang na yung pin code ng ATM ko. Buti na lang kamo nag-click. Kaya, huwag niyong kalimutan yung mga password nyo and then yung pin code nyo. Importante yan. Ayan, makakalimutin kasi ako, kaya nilalagay ko yan sa notebook para hindi ko nakakalimutan. Ayan, so ayun lang guys. God bless, and if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Click Alipay Hong Kong. Ayan, and then buksan mo siya. Pagkatapos is, hanapin mo yung top up. Ayan o, sa gilid. Hanapin mo yan, and then click top up. And then, loading. Andyan yung top up with cash. Ayan, nakalagay 7-Eleven and Circle K. Click mo yan. And then, they're going to show you the QR code. And, ayan yung ikiklik mo yung code na yan, yung QR code. So, click. And then, show it to the teller. Sasabihin mo kung magkano yung itatop up mo. So, ganun lang guys. So, yung pera is nasa Alipay ko na. Ayan, 4,200. And then, click remittance. Pagkatapos mo maklik yung remittance, ayan, remit to Philippines yung pinaka-first. And then, get started. And then, GCash e-wallet, pwedeng remittance na Cebuana and Palawan. And then,
Ayan yung palitan ngayon, 7.06. So, wait, nawala ako. Iko-convert mo siya 42 times 7.06, and then ilalagay mo siya dyan. So, 29. So, merong 41. So, sinagad ko talaga yung ano ko, ipapadala ko. Kasi hindi ko naman ginagamit yung Alipay. Kasi hindi pa talaga ako marunong. And kailangan ko talaga siyang ipadala. Kasi 34,000 yung pinadala kong pera pang bili ng materyales and pang Pasko nila. Kaya hinahapit ko talaga. Umabot siya ng 29,000. Sinagad ko talaga yan, guys. Tignan mo pa, bago-bago ako ng ano. Sinagad ko talaga. Ayan, konti pa dyan. Laban dyan. Okay, 60, 70. Ayan, 29,670 yung napadala ko. And then next, I have read. Click mo yan. And then next mo siya. And then first name mo. And then, ayan, apelyido. So, tatakpan ko na lang yan mamaya. Next, and then, ayan. So, may tumatawag. And then, next mo lang yan, skip. Ayan, may nakalagay na skip. Skip mo lang. And then, yung number, yung GCash number, make sure na tama. And, pati yung, ano niya, pangalan. So, GCash ko to binigay. Sa GCash ko mismo yan. Sinend ko. Para madali lang. And then, reason for remittance. Ayan, salary remittance, ganun. Bahala ka na kung anong i-reason mo dyan. And then, remark. Family yung nilagay ko. Turo ng kaibigan ko. Ayan, so walang charge. And then, next. Send. And then, mangingi siya ng PIN code. Doon ako napatulala. Ayan, naka-block siya kasi nanghingi siya ng PIN code and tinatype ko yung PIN code ngayon. So, inaano nila yan. Sinusure nila na hindi mo maano. Ayan. So, payment successful. So, balik ka sa home. And then, wala ka ng pera. Nandun na sa... Ayan. So, na-receive ko na siya, guys. Ayan, may notification na pinadala na nila yung 29,000. And...